Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Chris Aquatics. So may papakita ko sa inyo pasintabi sa mga kumakain. Kung napanood niyo to ngayon. This is about planaria. So makikita niyo naman diyan sa ano ko sa ano nito. Sa thumbnail ko, ito ay about sa planaria. So itututukan ko ngayon, guys. At makikita ninyo itong peraso ng hipon. O sugpo. Ay, pambira. Yan. Nagtry ako maglagay ng sugpo dun sa aking community tank. And gustong gusto to ng mga hipon. Ito yung laman ng hipon. Ito yan. Hinimay ko lang siya. Kinuha ko yung pinakalaman. So, ito yung... Yan, dito galing yan. Unsurprisingly, guys, siguro yung lansa ng hipon talagang mabilis maka-attract ng planaria. Sobrang daming planaria pala dun sa tub ko na sa aquarium. So makikita nyo guys, oh, kakadiri. Ang dami, nagkapitan halos lahat dito. So I got an idea, ang pagaganda pala nito pang akit ng planaria sa kapang tanggal, na gamitin to para sa planaria kasi ang hirap talaga magtanggal ng planaria. Ito yung safest way para hindi ka gagamit ng gamot. So, ito yung isang way. Meron din ako isang susubukan, gagamit ako ng gamot para sa planaria, which is the Pacquiao. Pero sa kanayon, yun, ito muna tayo, focus tayo sa video na to. So, papakita ko sa inyo kung paano to nangyari, paano natin gagawin para maalis natin yung nakakadiri, nakakapangilabot na mga planaria sa ating mga community tank. So, tara, papakita ko sa inyo. Okay guys, so about sa planaria nga pala yung pag-uusapan natin sa pagkakataong ito. So kanina, kumain kami ng sinigang na hipon, o sugpo. So makikita nyo guys, naglagay ako ng ulo dito ng hipon. At makikita nyo naman, tuwang-tuwa itong mga hipon natin, red cherry shrimp, dito sa linagay kong hipon. Bukod kasi sa malansa yan, masarap talaga yan, ay syempre malakas ang protina niyan. And palagay ko naman okay sa kanila yan. Ginawa ko na rin yan before. Pero this time kasi meron akong problema sa tank ko. Pasintabi ulit sa mga kumakain dyan. May kita nyo guys, napakadaming planaria nitong aking tank. Ang dahilan kasi na rin sa overfeeding at saka hindi ko na alam eh. Minsan kasi galing yan sa mga plants ko sa ibang tub na infected ng planaria. Bila lang silang dumadami ng ganyang kadami. So what we are going to do now is to, I will show you guys kung paano to i-treat. I-treat, I mean, paano, how to get rid of these planarias in natural way. So, gaya ng pinakita ko sa inyo kanina, sa intro ng video na to, natuklasan ko na gustong gusto ng planaria itong hipon na yan. So gagawin natin ngayon is gagamitin natin yung pang bait sa kanila. At pag nandun na sila, saka natin iaangat at aalisin sila. Parang ganun lang. Hanggang sa, ulitin lang natin hanggang sa tuluyang maubos yung mga planaria na to. So, matrabaho yun, pero at least, madali at sa safe and effective. So, tara! Okay guys, sa process na to, kailangan natin syempre ng hipon. At maghanap tayo kung may natira pa dito. Pwede na to. Yan, hipon. Lagay ko lang dito. Mahirap i-prepare pag ano, isang kamay. So, ang gagawin ko dito is babalatan ko syempre. Tanggalin lang natin yung mga I think pwede rin natin itong gamitin eh. No? Siguro pwede gamitin natin yan. Pero ngayon, mas effective kasi kung laman lang. Mas gusto nila yung laman lang eh. So, tanggalin natin yung balat. Yan. Lansa ko na naman. Okay. And then, nahatiin ko siya sa gitna. Para meron tayong dalawang set. Okay. So, ito yung gagamitin natin. Hugasan din natin yan sa tubig. Kasi may lasa yan. May sinigang yan. May sinigang mix yan. So maganda to guys, kung hindi pa templado yung hipon, pinakuluan nyo lang para maluto. So yun. Okay, dalawang yan.
Sunod guys, meron akong alambre dito. Hindi to panghinang ha. Alambre lang talaga to na manipis. Tatalian ko siya dito. Ang purpose nun guys, para nakalubog to, pag iaangat ko siya, hindi ko na kailangan kawkawin yung tubig, iaangat ko lang gamit tong alambre. Yun, dalawa sila. So, gagawin ko na to. At, papakita ko sa inyo mamaya. Okay guys, so as you can see, meron tayong tatlong ginawa rito. Yan, tatlo yan. Tatlong shrimp. Yung head, inano ko na rin. Ito, makita nyo mahaba. Yan. Lalagay natin to ngayon dun sa aquarium natin. Let's go! Okay guys, so ito na. Ilalagay ko na dito sa ating aquarium. Yan. Ilalagay ko dito. Sasagad ko dito sa gilid kasi nandito yung mga planaria. Hintay, hayaan ko silang kumapit dyan. Hayaan ko muna silang mag-enjoy. Hanggang sa pag okay na, iaangat natin sila. So make sure guys na kung yung lutong hipon nung gagamitin ninyo, eh nahugasan nyo maigi. Para maiwasan nyo, makontaminate yung tubig. Ayan. Ayan o. Kita nyo yung mga hipon, tuwan-tuwa, kalalapag ko lang yan. Mamaya makikita nyo guys, ano na yan, pagpipiestahan na ng planaria yan. And also, ilalagay ko rin tong isang to dito banda. Titingnan natin kung effective ba yung ulo ng hipon. Yun. So, may kita nyo guys, yan na ang mga hipon natin. Sa dalawa, tatlo. Tinan nyo yung mga red cherry shrimp. Gustong-gusto nila yung hipon. As in, tuwan-tuwa sila. Sarap, may timple. So, may kita nyo mamaya guys na pagpipiestahan na yan ng planaria. So, dito nakatira yung planaria sa ilalim. Hindi pa kasi ako makapagkaukaw ng... hindi ko pa tumaasikaso, busy pa kasi. Pero gusto ko talagang linisin to para mabawasan. Hindi kasi talaga totally mawawala yung planaria na yan. Pero at least, malilesen yung population nila hanggang sa maubos sila. Ganun. Delikado kasi yan sa shrimp, guys. Yung planaria, pag hindi na-control yan, delikado sa shrimp. So yun, pababayaan muna natin sila dito. Itong ating ano... pabayaan natin mag-enjoy lahat, pati planaria. So makita niyo may mga baby shrimp dito, yan. Sobrang liit. Malaki pa yung planaria. Kaya delikado talaga sa shrimp yung planaria, guys, kasi pwede nilang kainin yung shrimp, may baby shrimp. So makita niyo rin dito, guys, ayan oh. Nakadikit na ibang planaria. Ang mahirap lang dito pag iaangat niyo na yung hipon. Yung karamihan ng planaria guys is nalalaglag. So dahan-dahan lang dapat yung pag-angat. O kung magagawa natin ng paraan magkaroon ng cage o net, mas maganda. Para sureball talaga na yung planaria is hindi malalaglag. Wala lang kasi akong magamit na net ngayon. Kaya ito lang ang ipapakita ko sa inyo. Pero soon gagawa tayong DIY siguro. Malaking tulong to sa mga aquarium hobbyist. So, saglit pa lang natin dinalapag. Ilang beses pa lang tayo nagkukwentuhan dito. Pero kita nyo naman, ayan na yung mga planaria. Andyan na sila. Naku po. Ayan. Kita nyo naman, no? Kasabay ng mga pulang-pulang hipon natin, andyan yung mga kadiri na mukhang mga maliliit na linta. Nakakanginig, guys. Nakakatindig balahibo. So, update ko kayo mamaya. Pag iaangat na natin to, siguro bibigyan ko to mga 10 minutes para sulit yung pagkakalubog. Gawin natin 10 minutes or at least mga nasa ganun nga bago natin iangat yung planaria. Planaria tuloy bago natin iangat yung nilapag nating shrimp. Ito rin dami ng planaria oh sa gilid oh ayun oh. Oh yucky. Yan. Update ko kayo mamaya. So yun guys yung view nitong ating ginawang experimental planaria catching. So yun, nakasabit yun dyan gamit yung alambre. At ganoon pa rin, nag-i-enjoy pa rin yung mga shrimp natin. Yun. Pati yung mga planaria, kasalo nilang kumakain, nakakadiri. Ito rin, effective din pala yung ulo. Ulo ng shrimp. Ganoon, daming planaria, kadiri. So maganda to kung marami pala para isahang bagsak, isahang angat, halos maubos mo na lahat yun.
So ngayon pababayaan ko pa siya para mas masulit natin. At masulit din ng mga shrimp yung pagkain nila. Yan. Okay guys, so after ilang minuto, eto na siya guys, oh. Sobrang dami. Nangingitim guys. Yan, nakita niyo yung nangingitim na yon. Planaria lahat yan. And also this one. Planaria lahat yan. Eto hindi masyado. Pero madami pa din. Nanunuot sa loob. Kadiri. So marami pa rin ditong hindi nakakapit. Pero iaangat na natin to. Para magamit uli natin. So sa pag-angat guys, dadahan-dahanin lang natin. Para hindi maglaglagan yung planaria. Although, alam ko maglalaglagan pa rin talaga yan, guys. So, yung makikita nyo naman, guys, no? Na? Nakakapit yung mga planaria at naglalaglagan sila. Yun. Yun. Kita nyo yun, no? Ibang planaria naglaglag. Kinain ng isda yung iba. Kung kakainin talaga nila. Kadiri. So, yun din. Iangat din natin to guys. So, yun. Pakita ko sa inyo yung isa kong tinanggal. Yun. So, kita nyo naman. In lahat ng planaria ang nadala natin. Sobrang dami, guys. Ito pa, oh. Nangingitim pa sa planaria. Hugasan natin yan. Tapos ilalagay uli natin ulit. Repeat lang habang may nakukuha pa tayo. Hanggang maubos. O yun guys, so tingnan nyo naman na ito yung lahat ng nakuha nating planaria. Napakadami. Nakakadiri talaga guys. So ito pinaka-hate ko talaga to sa aquarium hobby. Yung nakakadiring mga parasite na to. So wala, lahat ng choice talaga pag nasa aquarium hobby tayo talagang kasama to sa ibibear natin. Kaya dapat matutunan natin to kung paano aalisin. And how to get rid of these annoying planarias. The rest naman ng parasite, para sa akin, okay, ito lang talaga yung pinaka nakakadiri. Yan o, dami. So, hugasan ko ito ngayon, tapos gagamitin ko uli yung laman ng hipon para manghuli pa ng maraming mga planaria dun sa aking community tank. Okay? Okay, so ganun lang guys. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel, Chris Aquatics, and also consider subscribing din sa aking main channel, ang Simply Techie. And guys, malaking bagay na yun pa nag-subscribe kayo. And again, well, thanks for watching. I hope walking tayong lahat. And God bless, peace out. Sana nakatulong sa inyo.